Hello. Again, this is Annie. So, balikan natin yung number 24. A merchant bought shoes at 100 pesos a pair. She tagged them at 10% more. Then she advertised a new cost, which is 10% less than the tagged price. Did she lose or did she gain? Yung tag price or yung presyo niya daw ay 100, tapos dinagdagan niya ng 10% nung talagang presyo. 10% ng 110. So, yung presyong inilagay niya ay 110. Tapos, inano niya na 10% less na lang daw nung tag price. So, kumbaga, yung presyo niya talaga 110, tapos sabi niya, dun sa 110, magdi-discount siya ng 10%. 10% ng 110 ay 11. So, kung 10% ng 110 ay 11, binili niya yon ng 100, di ba? Eh, ibibenta na lang niya ng may discount na 11 pesos. 110 minus 11, 99. Binili niya ng 100. So, ayun, ano siya ng piso. Letter C. If January 1, 2008 is a Wednesday, on what day does Christmas Day of the same year fall? Ito, since 2008 is leap year, usually pag ganitong mga calendar, ang unang-una niyong i-check ay kung leap year ba siya or what. Diba? So, kung leap year siya, eh di ibig sabihin, 366 days. Tama? So, 366 days, yung papuntang, ay hanggang December 25, 360 na automatic. Kasi yung 300, I mean yung December 26 hanggang 31 ay 6 days. Eh di ba ang isang buong week ay 7 days. 7 days siya. So, ang magiging ano ay magkakaroon ng remainder 3. 51 weeks, tapos may remainder na 3. Ibig sabihin, yung kung ang January 1 ay Wednesday, ang sunod na Wednesday ay January 8. Tama. Yung 8, i-divide mo sa 7, di ba? Remainder 1 yun. Ibig sabihin, yung remainder 1, yun yung mapupunta doon sa mismong Wednesday. Ito, 358. Divide mo siya sa 7, 5, 1, remainder 1. Yun yung mapupunta sa Wednesday. Yung remainder 2, yun yung mapupunta sa Thursday. At yung remainder 3, yun yung sa Friday. Since pang 360 na araw yung December 25, at pag dinivide mo yung 360 sa 7, may remainder siyang 3, magiging Friday yung December 25 ng 2008. Okay? A farmer owned 306 hectares of land. He planted one-third of the area to coconuts. The rest was planted to mango and other fruit trees. How many hectares were planted with mango and other fruit trees? One-third daw sa ano. So, ibig sabihin, two-thirds sa mangga at sa iba pang mga prutas. Two-thirds ng 306. So, ito, kung may calculator, makukuha nyo na agad-agad do. Two-thirds times 306. Pero kung wala, kagaya ng sa civil service, pwede nyo i-divide muna to bago nyo i-multiply doon. Kasi divisible by 3 naman siya. So, 306 divided by 3, 102. So, 102 times 2, 204. Tama. Okay, 5 minutes na naman. What is the average of 1/2 and 1/4? Ang average, i-add mo sila, tapos kung ilan sila, i-divide mo sa kung ilan sila. Since dalawa lang naman sila, i-add mo muna yung 1/2 and 1/4, i-divide mo sa 2. Yung 1/2 plus 1/4, di ba, 3/4 yun? I-divide mo siya sa 2, so i-multiply mo siya sa 1/2, kasi kalahati nung 3/4. Ang kalahati ng 3/4 ay 3 times 1, 3, 4 times 2, 8. So, ang average niya ay 3, 8. So, thank you for watching. Good luck. Study-study lang. Kaya nyo yan.